Hi guys, this is Jam. Jam, but not Coco Jam. Ngayon, medyo umuulan kasi may bagyo ata. So, hindi na ako kasi nakakapanood ng balita. So, medyo natagalan yung aking pagbablog kasi nga parang nakakatamad kumilos. Gusto mo lagi maghapong nakaupo at nakahiga. Oo, alam ko yan. Naranasan ko yan. So, nga. Hindi po pwede to beshi. Kasi, pag nakahilata ka lang sa paglaki. So, ang topic natin ngayon is about how to heal a diastasis recti. So, ano ba yung diastasis recti na yun? So, nito ko lang yun nalaman last month na lahat pala ng mga babae nanganganak, nagkakaroon ng ganyan. Ang diastasis recti ay another meaning nun is yung abdominal separation. Para sa mga hindi makaget over dun sa diastasis recti, Latin word ata yun. Basta ganon. Another term is abdominal separation, which means na kapag nanganak ka, yung abdominal natin, ganyan siya, diba? Once na nabuntis ka, napoform si baby. And then, habang lumalaki, nagwa-wide yung ating abdominal. Which is, naibabalik naman siya sa dati. So, depende din sa katawan ng babae. Kasi minsan, yung iba, naibabalik sa dati yung ganun. Kapag nakapag-exercise ka ng ayos, o di kaya'y nadisiplina mo ang sarili mo pagdating sa pag-exercise at saka sa diet, pag nakapanganak ka na. And then, meron din namang halos nag-e-exercise ka, nagda-diet ka, pero mabagal. Mabagal ang epekto sa'yo. Pero, mabagal man, pero darating din yung point na naiibsan yung laki nung pagka-wide nung ating abdominal. And then, yung iba naman, hindi na talaga nabalik sa dati. Kasi syempre, yung iba, siguro hindi kayang i-maintain yung balanced diet at saka yung exercise na ginagawa nung iba. So, ako naman, sa case ko, kung nanood kayo nung last vlog ko, sabi ko, diba, pag once na hindi ako nakakapag-exercise, nagtitiktok ako, ibig sabihin, option ko ang TikTok dance kapag hindi ako nakakapag-exercise. So, pero, bago muna kayo mag-exercise, pagkatapos nyo manganak, dapat, konsulta muna po kayo sa OB. Lalo na kagaya ko, ako ay normal. Normal delivery po ako. Unlike dun po sa iba na cesarean. So, kontakin nyo muna po mga OB nyo kasi yung iba hindi pinapayagan. Pero yung iba, basta kaya, pinapayagan. So, nakita ko sa vlog ni Isabel Daza. Kilala nyo ba yun? Yung nagbida siya sa Tubig at Langis ng ABS-CBN primetime. Basta ganon. 2018 siya nanganak. At sobrang taba niya. So, hindi, wala pang pandemic nun ha, pero sobrang taba niya. Kaya napasesarian siya. Napasesarian siya sa sobrang taba niya. And then, after nung give birth, so nagkasakit pa siya. So, parang hindi agad siya nakapag-exercise noon. Pero, itinanong niya sa OB niya kung pwede siyang mag-take ng exercise
after ng delivery niya. Pero sinuggest sa kanya is 8 weeks. So ang 8 weeks is almost 3 months pa ang kanyang kanyang pag-exercise na ina-allow ng OB nila. Yun ay cesarean ha. Pero kapag mga ano lang, pag mga kagaya kong normal, siguro okay na sa atin ang mga 2 months. 2 months na ano. Pero hindi ko sinasabi na sa mga normal na kagaya natin ay mag-exercise na tayo ng heavy. So, iyon po ay light lamang ang pwede sa 2 months delivery. After 2 months delivery, light lamang po ang kailangan doon. And then, pag po mga cesarean din, light lang din po kapag medyo babago ka palang mag-exercise. Kasi, sabi nga nila, baka nga daw po tayo mabinat. So, after nun, ang ginawa niya kasi hindi yung normally sa bahay lang. Nag-gym talaga siya. So, hindi naman po tayo mayaman para laging mag-gym. Kasi yung iba nagtatrabaho sa atin, di ba? After may 3 months ng maternity leave yung iba sa atin, nagwo-work na. So, sa cesarean, pwedeng first exercise mo is walking, no? So, normal naman kasi sadya naman tayong naglalakad. Pero yung lakad natin dapat mahaba sa nilalakad natin. Halimbawa, naglalakad-lakad tayo sa bahay. So, kailangan mahaba din yung times na paglalakad natin sa bahay natin. Kasi inabot nga tayo ng pandemic, hindi tayo pwedeng makalabas. Although nakakalabas tayo, pero hindi yung kasanayan natin na pwede tayong magtagal sa labas. Kasi sobrang panganib pa rin. Kahit na naka-face mask tayo, naka-face shield. And then, to 2018 siya nanganak. And then, nag-start nga siya ng mga almost 3 months na pag-exercise. Gym yun ha, gym. Inabot pa rin siya ng almost a year. Almost a year pa bago niya na ibalik ang kanyang katawan sa pagiging fit. Pero tayo naman, hindi naman sinasabi natin kailangan pag nanganak tayo, pagkatapos nun, kailangan maging fit na ulit tayo. Depende po yun sa katawan ng isang babae. As of now, ako, ang exercise na ginagawa ko ay hindi para sa pumayat ako. Kasi kung ano ako ngayon, kung anong laki ko ngayon, hindi ko siya parang ginagawang, kumbaga parang hindi ko dinidiscriminate yung sarili ko na ganito ako kalaki, hindi. So, ganito ako gawa ng baby ko. Kasi nagbe-breastfeed ako, hindi ako pwedeng, hindi ko naman sinabing hindi ako pwedeng mag-diet, pero syempre, nagbe-breastfeed kasi ako. Pag nagbe-breastfeed kasi ikaw, lagi kang gutom. So, automatically, tataba ka talaga. No? Yun. And then, nabasa ko sa vlog ni Miss Gomez. Parang isa siyang training instructor. So, may mga tips siya kung paano mo masisimulan yung exercise after mong manganak. So, sinasabi ko, consult OB muna first kung kailan kayo pwedeng mag-exercise. And then, alam nyo dapat sa sarili nyo na kaya nyong mag-exercise. Kasi, yung ako ha, sa experience ko, nung 2 months pa lang ako, konting ibo ko pa lang, sumasakit na yung ulo ko. Yung ganun. So, hindi natin masasabi sa katawan natin. So, ang sinasabi ko lang naman ay yung kaya nyo. Alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo. Lalo na ang katawan ninyo. Kasi, pag nabinat ka, nako, mahirap na. Mahirap gamutin ang binat talaga pag nanganganak. Pero kung ako sa inyo, kung mag-e-exercise kayo, patapusin nyo muna siguro ang 1 taon para safe. Pero pag inas naman kayo, pag sinabihan naman kayo ng OB nyo na okay lang mag-exercise ngayon,
Then go, pero light lang muna. Huwag masyadong bibiglain ang katawan. Ano, baka kasi tayo mabingat. So, ipapakita ko sa inyo yung mga tips niya. And then, may nag-recommend din sa akin ng isang supplement. Supplement ba yun? Oo, supplement na ginamit niya. After, nanganak din siya ha, pero madali lang ang proseso niya sa pagpapayat kasi may ginamit siyang supplement katulong ng pagda-diet niya at sa pag-exercise. So, start na tayo. Game na. So, game na tayo. So, ang tawag sa exercise na to is postpartum exercise. Ano ba yung postpartum exercise? So, another term po niyan ay postnatal. So, which means period siya after giving birth, yung changes sa ating abdominal. So, kailangan natin ng exercise para mabalik natin ang ating abdominal sa kanyang posisyon. Oo, yung dahil nga tumaba nga tayo after giving birth, kailangan nating maibalik 'yon. So, first, yung sarili. So, inhale, exhaling, ang una muna natin gagawin. So, syempre, parang iaano mo muna ang sarili mo. Ikakalma mo muna ang sarili mo. Baka kasi hindi ka pahanda. So, i-inhale mo muna, then exhale. So, pagka-exhale mo, dun mo makikita yung, biglang pag-exhale mo, dun mo makikita yung laki ng chan dun sa ano mo, dun sa upper mo. Kasi pag ganon, tapos yung hangin biglang labas, so makakapa mo yung lahat ng pats ba yun? Lahat ng bilbil. Oo, sa chan mo. Oo. Hayaan nating makawala ang bilbil sa chan. So, yun ang una nating gagawin. And then, after nun, so, ang next natin ay yung habang naglalakad kayo, di ba, lagi nating pinapaarawan si baby sa umaga. So, yun, ang ginagawa ko, yung nakahawak ako sa stroller, and then, yung ano ko, yung paa ko, yung tuhod ko, tinataas ko. Ganon. So, de-demonstrate ko ha, guys. Ito po si stroller. Then, hawak kayo dito. And then, yung tuhod nyo, igaganto nyo, itataas nyo. Ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, kahit makailang times kayong gawin yun, basta nagawa nyo. So, hindi ko naman nire-recommend na gawin nyo yun ng madami. Pero dapat, ang exercise na gagawin natin ay kahit man lang, everyday magawa natin. Ha? So, guys, ang sunod natin ay standing pelvic tilt. So, dedemo ko na. So, sumaypi tayo ng konti para mas kita ninyo yung pagkakademo ko. So, squat lang tayo ng konti. And then, yung kamay, dalawang kamay natin, dito sa may tummy natin, sa may chan. And then, mag-a-atras abante yung pinaka-pelvic ninyo. So, ganito ha. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun. So, ang counting nun ay by 8 lagi. So, next na tayo is yung squat natin. So, ang regular squat nila is ganito. So, side view ulit po tayo. And then, magkahawak to yung dalawang kamay. And then, squat. Squat na squat talaga. Bend your knees, ha? Bend your knees. Hindi kita. Bend your knees po. And then, squat na malaki. Then, nakaganyan. So, dapat makaka 30 minutes po tayo ng ganito. So, kung hindi naman kaya,
eh di okay lang naman, basta magawa po natin yung squat na ganito. And then, pwede nyo din po maging banding ni baby yon, kasi ang squat natin, halimbawa, nakaganyan tayo, nakabend po yung knees natin, and then, hawak natin si baby, so ganun. Natayo tayo. So, squat, tayo, squat, tayo. Pwede po natin yung gawin. So, ang mas recommend pa rin po ay yung naka-steady lang po yung squat. And then, sunod po tayo sa side bending. So, sa side bending lang naman po, madali lang po siya. So, ito po yung ano, kanang kamay po natin. And then, i-ano natin siya. Iaabot natin yung tuhod natin. Paganto, guys. Di nakaganto to. Paganyan. Aabutin lang natin yung tuhod natin. Ganun. So, maka 2/8 ka rin din ito. So, okay na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, yung kabila naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun. And next natin is yung side twist naman. Sa side twist natin is ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sa side twist, pwede siyang alternate left and right. So, pwede ding mag-hull kayo ng 1/8 dito sa left and then dito naman sa right. And then, ang sunod natin ay yung tinatawag na sit-up. So, sino marunong mag-sit-up? Siguro naman, maalam ko yung mag-sit-up. So, hindi ko siya magagawa yung sit-up kasi ever since nung elementary, hindi talaga ako nagsisit-up. Kasi, wala lang. Nahihirapan ako sa sit-up. Pero next natin yon is sit-up. Yun ang pinaka-last nating part sa pagdating sa exercise. So, sana nakatulong ako sa exercise na ginawa natin kanina. So, lagi natin yung gawin para hindi ko naman sinasabing pag ginawa nyo yan ay papayat talaga kayo. So, tips lang siya para sa ating mga mommies dyan na nakapanganak. Para ma-maintain natin ang healthy lifestyle and then yung fitness natin sa katawan. Okay lang na medyo maging mataba pero kaya nating ikilos ang ating mga katawan. So, pa-shoutout nga po pala kay Mama Rosalie and Papa Ramil dahil yung account niya, ang kanyang anak ang gumamit, si Jairus Urbino. So, pa-shoutout po. And then, dun sa katrabaho ko, gandahan ko daw ang shoutout. So, pa-shoutout po kay Nobalin Sulibaga, yung katrabaho ko, maganda po yun at saka sexy. Pero sa kabaligtaran po yun. And then, yung isa ko pa pong katrabaho, yung si Laila Bautista, pinapa-shoutout daw po yung magiging future bebe niya. So, sa mga single dyan, single siya. Sa mga single dyan, gusto nyo siyang makilala. So, type nyo lang, i-add nyo sa Facebook, Laila Bautista. So, guys, sana may natutunan kayo sa exercise na ginawa natin. So, araw-arawin nyo lang po ang paggawa nun at maiibsa ng ating taba sa katawan. Joke lang. Basta po sa lahat ng magpapa-shoutout, just comment down below and any suggestion, comments, and challenges, comment lang kayo and gagawin natin yun sa channel ko. And sa mga bago pa po sa mga channel ko, please like the videos and subscribe my channel. And click nyo nga po pala ang bell button and choose nyo po yung all para makita nyo po lahat ng videos ko. So, magpapaalam na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.